Budget briefing ng DOH sa Kamara nagkagulo. Kongreswoman Garin pumutok sa galit at napasigaw pa dahil hindi pumabor sa mga sinabi ni Raul Manuel na tila paninira na sa administrasyon ang pinapalabas. Aniya, ganito na ba daw sa bagong Pilipinas kung saan ang health and social services ang kinakaltasan? Dito na nga nagpantingan-tingan ni Garin at agad pinapastricken off the record ang mga sinabing ito ni Manuel. Nakadagdag pa sa tensyon at komosyon ay ang pag-alma din ng dalawa pang kongresista sa nangyayari. Chair, hindi kinaya ang bangayang nagaganap at pinasa na sa co-chair niyang si Kimbo ang pag-awat at pag-ayos sa naging gusot na ito. Narito ating panoorin ng video at ating komentuhan. Ito naman na cuts on various programs of DOH. Can DOH confirm? Aside po sa overall na 10 billion cut, may cut po sa National Nutrition Council. Yes, yes, Your Honor, Madam Chair. There is a cut. Meron. Sa National AIDS Council, may cut din po. Pinak. Yes, yes, Your Honor. Talagang inisaysa niya pa ang mga kinat na tila pinapalabas ay puro cut na lang ang nangyari sa budget ng DOH. Pero hindi niya ipinalabas ang kabilang side kung saan naman mga parte ang nadagdagan ang budget. One-sided lang talaga tong si Manuel dito. Health Policy and Standards Development Program. Yun, hindi ko alam. I will verify. There is also a cut. May cut din. Health System Strengthening Program. Please wind up with the questions. Yes, Madam Chair. I will have to check whether the health systems have a cut or not. Yeah, kasi based po sa research po natin ay meron po. Pati sa prevention and control of both communicable and non-communicable diseases. Yun, meron yun. Yes, yes, there may is. May cut din. Honor. Cancer control program. Yes, meron din. No, may cut honor. Din. Epidemiology and surveillance program. Yes, yes, Your Honor, meron, meron din. National reference laboratories. Meron. Yes, meron din, Your Honor. Di ba, Madam Chair? So, yun na lang for me to wind up, Madam Chair. Nakakalungkot po, no? Overall, may cut. Tapos sa maraming mga kailangan programa, may cut. So, Madam Chair, ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung health po natin and social services, yun yung kinakaltasan. Kaya, Madam Chair, I also echo the sentiment of other colleagues natin na hindi dapat ganito sa DOH. Dapat po ma-restore yung cut at kung kaya, taasan pa po. Yun lang, Madam Chair. Thank you. Thank you. Talagang may panghuling banat pa siya na ganito na ba daw sa bagong Pilipinas. Hindi magiging bagong Pilipinas hanggat may mga makakaliwang kongresista na pilit na ninira sa gobyerno. Unahing tanggalin ang mga yan para maging bagong Pilipinas. Move to interject, Madam Chair. Honorable Garin. Madam Chair, pasensya na po. No? With due respect to Congressman Raul, Manuel, Madam Chair, tila hindi po ako sumasang-ayon. Madam Chair, just a point of order. Yeah. Are we allowed to interject? Because I thought there is a policy in this committee Let me finish first. That was the policy of this committee that was approved during the first meeting of the committee. And well, in fact, during the previous hearings, nandito ako. I am asking also to interject, but I am not allowed to interject as part of the minority. Now, why are we now allowed to interject, Madam Chair? Yeah. 1 minute suspension. Thank you, Madam Chair. Hearing resume. Point of order, Madam Chair. Yeah. I really don't want to make a point of order, but I would find it unfair on the part of the administration being wrongly accused na maraming mga programa sa kalusugan ang tinapyasan. Mr. Chair, the figures is not correct. Madam Chair, point of order. Madam Chair, Madam Chair, yung pinapanggit po, hindi po siya isang point of order. Yeah. Order is about yung proceedings natin, yung paano natin pinapadalo. No, Madam Chair, hindi po totoo that is an interjection kasi facts po yung pinapresent, Madam Chair. Yeah, Madam Chair, you can make a point of order if the figure is being presented. It's not correct. Ayan na nga at nag-i-start na ang tension dito between Garin at Manuel. Kung may mga infos man na tama, hindi pa rin tama yung one-sided facts lang ang linalabas. Sabay, may paninira pa nga sa dulo. Kahit sino magpapantingan-tenga kung ganyan.
Yung iba kasi dyan, hinahayaan na lang ang makabayan block na magsalita. Kahit na puro paninira na lang lumalabas sa bibig nila, matapos lang sila magsalita. Pero ibahin natin si Garin dito, na hindi na nga nakatiis at kinolout na itong si Manuel. Because this is a budget briefing, hindi po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. We have to compare that versus no. So with that, Madam Chair, I move that the interpellation of the Honorable Manuel be stricken off the records. So move, Madam Chair. One minute suspension. Madam Chair, have we resumed hearing? Yes, we did. Thank you. Let me just clarify everything. According to the rules from the appropriations, it is correct that we cannot interject. So, I had a point of order, Madam Chair. Let me just clarify that. Okay? So no, Madam Chair, so no interjections. No interjections. Allowed. Just a point of order. Yeah. So yes. I had a point of order, Madam Chair, a pending motion. Yes, Madam Chair, since my interpellation was referred to, then I would like to express that I object to the striking out of my interpellation since for several agencies po, that's how we as young people compare yung ating mga plano sa pagbabudget. Anong meron tayo ngayon at ano yung plano from Malacanang na budget? Kasi yun yung magiging baseline natin, Madam Chair, how we will assert for our budget for services. Madam Chair, may I explain my objection, my point of order? I raise it as a point of order kasi tila pinapalabas na pinapyasan lahat ng programa ng kalusugan and that's very unfair to an administration who has been investing on health. Kung magdadagdag tayo ng pondo, dagdagan, that's why my point of order is that there was a misrepresentation of the facts given because comparison is net versus net. Kaya yung mga sagot kanina na tinapyasan lahat ng programa ng kalusugan, that is not factual. I therefore move earlier, Madam Speaker, that those statements be stricken off the record. May point naman si Garin. Proposed pa lang yan at hindi pa final. Paano nakakakonclude agad tong si Manuel sa mga sinasabi niya? Although yung mga in-enumerate nga niya kanina na mga kinat sa budget ay kinonfirm naman ng DOH na totoo, pero not necessary final. Kasi nga, NEP pa lang, propose pa lang. At saka sana, diba, wag nga sanang one-sided lang. Banggitin din sana niya yung mga dinagdagan ng budget para hindi nga lumabas na paninira sa administrasyon. Because that will make the administration look bad. And that will make us look bad na parang lahat ng programa sa kalusugan ay tinapyasan natin. That's unfair to the people who have been working for the budget of the Department of Health. So I had a motion, Madam Chair. Madam Chair. I object, Madam Chair, to that motion. May I have the floor, Madam Chair? 1 minute suspension. For clarification? Yes, Honorable Plato. Kasi kanina pa akong umaga rito Madam Chair. Eh kung ganito ang mangyayari, abutin na naman ako ng alas 11 mamayang gabi. Just like the DOTR. Now, let's settle the issue. Bakit nyo pinapayagan yung point of order? We will be clarifying the rules. Please let me finish, Madam Chair. Because our rules state specifically kung ano yung point of order and when it is going to be raised. Diba? Kasi ina-allow nyo But, if I read section 103 of our House Rules, and I would like to quote, a point of order is a privileged question that raises a violation of the rules in relation to the matter under discussion on the floor. A motion to read any part of the rules is equivalent to a point of order and takes precedence over any other motion other than a motion to adjourn. Yun po ang rules natin. Dapat yun ang sundin natin. Thank you for clarifying the rules. Actually, that is what we are going to clarify. The point of order will, as mentioned, only be on the ruling and violation of the rules. Pati Chair, naguguluhan na din. Pero kung hindi naman kasi nag-conclude agad tong si Manuel, wala sanang komosyon na naganap. Hindi sana umalma si Garin. Para sa akin, hindi man mag-grant yung request ni Garin, dahil bawal daw mag-point of order pag hindi tungkol sa rules. Para sa akin at least nasabi niya on the record para marinig ng madla at para mabueltahan na nga yung mga paninirang sinabi ni Manuel. Parliamentary. So, and with that, and be-
may pending motion. And because there's a pending motion, Honorable Garin, yeah. Will you? Thank you, Madam Chair. After conferring with our good colleague, I actually withdraw my point of order with the assurance of the Chair that the data that were mentioned will be corrected. So the wrong data that will be mentioned will have to be stricken off the records. Honorable Raul Manuel. Yes, Madam Chair. Madam Chair, I don't see the point na may mga ipapatanggal po tayong facts and data kasi Madam Chair, wala pa kong isa-cite na data kung hindi ito yung proposal na nasa National Expenditure Program. Second, Madam Chair, it has been also a part of our scrutiny of the national budget na kinukumpara din talaga natin yung actual budget ngayon tsaka yung pinopropose po sa National Expenditure Program. There are many ways to compare naman talaga, GAA to GAA, NEP to NEP, pero hindi po nawawala doon, Madam Chair, yung GAA to NEP. Kasi, Madam Chair, doon natin makita eh, na kung ano yung pagkakaalam ngayon ng administration sa national budget, ano yung dapat ayusin, ano yung dapat baguhin. Kaya, Madam Chair, ako po, Madam Chair, na-notice ko eh, diba, sa OVP, parang nililimit natin yung discussion. Sa OP, nililimit natin yung discussion. Pati ba naman DOH, Madam Chair? Sana po hindi tayo matakot sa facts at sa katotohanan, Madam Chair. Yung katabi ni Manuel, si Consalo ba yun? Parang napapatingin na lang at napapadilat sa mga pinagsasabi ng katabi niya. Ang dami kasing hugot nitong si Manuel, porket hindi lang nangyayari ang mga gusto nila at napupunta lang sa wala ang mga objections nila sa budget kasi nananalo pa rin ang majority sa huli. At i-allow natin yung mga deliberations at ma-put on record iyon. Yun lang muna, Madam Chair. Thank you, Honorable Manuel. Let me yield the chairmanship to Honorable Stella Kimbo. Thank you. So, may minutes pa ba si... Okay. So, just to set the record clear, Mr. Secretary. Yes, Madam Chair. So, moving forward, when we make comparison of numbers, we just have to make it clear what we are comparing, whether we're comparing NEP figures versus GAA figures. All right, so just to make to minimize confusion, yun na po, Secretary, okay? Moving forward. And for the members of the House, if a point of order is to be raised, it has to be based on a violation of a rule. Yun lang po. Right? Okay. Dito na nga natin ikat kasi mahaba pa yan. Nagpapakita lang dito na although hindi nga napagbigyan ng point of order ni Garin, eh nasampulan pa rin niya si Manuel sa mga sinabi nito. At least may umalma at bumelta man lang kasi hindi na tamang pakinggan itong mga paninira ng makabayan black sa administrasyon. Ano sa palagay niyo dito mga kaibigan? Maari lamang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba at huwag kakalimutan i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.